everyone, welcome to my YouTube channel. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, gagawa tayo ng Q&A vlog. And thank you sa mga nagbigay ng question dyan, lalo na sa mga classmate ko. Thank you. So, ayun, simulan na natin kay Danica De Roma. Sabi niya, bakit marupok ang mga babae? Bakit marupok ang mga babae? Para sa akin na, siguro kaya marupok ang mga babae ngayong panahon na to dahil marami na din naman ng mga nagkalat ng mga guys yan na nagbibigay motivo na gusto nila yung babae na yon, nag-effort sila na pinaparamdam nilang mahalaga yung babae yung kahit hindi naman pala. Kaya sa huli, umaasa yung babae. So, once na may iba ulit na guy na nagparamdam na yun, parang, ayun nga, umaasa ulit sila sa sitwasyon na hindi naman talaga pala sa huli, ganun. Hindi naman pala gusto sila, ganun, kasi nga pinaasa lang sila. Ayun, thank you. Sabi naman ni Ira Nido, sabi niya, bakit po nauuso ang salitang dapat? Yung dapat, nauso yun, I mean, ginawa talaga yun para magampanan mo yung obligasyon na pinapagawa sa'yo. Yung parang kailangan mong tapusin itong bagay na to dahil yun yung obligasyon mo na dapat mong magawa. Yun po. At kay Francesca Kilioy naman, paano naging green ang blackboard? Paano naging green ang blackboard? Hindi ko rin alam, pero para sa akin na, kasi hindi naman maganda, hindi naman sa pangit ha, hindi lang parang magandang tignan or sabihin na green board. Kaya tinawag na lang nilang blackboard. Tinawag na nilang blackboard, ganun. Hindi ko rin kasi alam. Ayun, basta thank you pa rin. Sabi naman ni Robin Bangka, sa dasal na aba Ginoong Maria, bakit tinawag na Ginoo si Maria sa ganoon? Ay, babae siya. Tinawag na kasi hindi naman siguro sinabi na aba Ginoong Maria. Siguro aba Ginoo tapos si Maria ang tinutukoy doon. So, ayun, Robin, ikaw na lang mag-analyze sa sarili mo kasi hindi ko rin alam. Ano ba itong mga tanong na to? Thank you pa din. Sabi naman ni Ana Catherine Carlotto, bakit laging nasa una ang hirap at nasa huli ang sarap? Siyempre, kaya hindi mo na pinaparana sa atin ang sarap sa una dahil alam naman natin na once na masaya na agad tayo, kontento na tayo sa meron tayo, ibig sabihin hindi na natin pinipilit na magsumikap pa, hindi na natin pinipili na maghirap pa dahil alam natin na success na tayo. Pero para sa akin, mas masarap sa una yung naghihirap ka. Tandaan natin na mas masarap yun kasi habang tumatagal, nakikita mo yung success sa buhay mo. Yung nagtatagumpay ka na habang tumatagal, mas masarap kasi yun sa pakiramdam na yung pinaghirapan mo, may magandang nagawa sa buhay mo. Ayun. Thank you, Catherine. Sabi naman ni Christine Kerona, paglaki mo, mas ipagtutuunan mo ba ng pansin yung sarili mo or yung pamilya mo? Para sa akin, bakit mo kailangan pumili? Kung kaya mo naman pagsabayin yung sa sarili mo at sa pamilya mo. Kasi mas maganda yung ginagawa mo sa sarili mo, nagagawa mo yun sa pamilya mo. Mas masarap sa pakiramdam na nakikita mo yung success sa sarili mo at nakikita mo yung success na ginagawa mo para sa pamilya mo. Hindi mas maganda na makita mo yung hindi naman sa pagiging makasarili, pero yung makikita mo na masaya yung sa pamilya mo, ikaw. Tanong mo sa sarili mo, masaya ka ba? 'Di ba? Mas maganda yung masaya kayo parehas. Ayun. Thank you, Tin. And next question, sabi naman ni Nicole Morales, paano kayo tumagal ng jowa mo ng ganyan? What is your secret? Para sa akin, wala naman sekreto ang isang relasyon. Diba? Kung masaya ka dun sa taong kasama mo,
sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, kung kanino man, once na masaya ka, alam mo sa sarili mo na hindi mo na kailangan humana pa ng iba. Dahil alam mo sa sarili mo na andyan sa harapan mo yung makakapagpasaya sa'yo. Kaya rin siguro tumagal yung relasyon namin ng ganito because masaya kami, yun nga. Kontento na kami na nakikita namin ang isa't isa na masaya at wala kaming tinatapakang tao. Ayun. Thank you, Nicole. Sabi naman ni Chester Rebong, bakit kaya walang nagtatagal na relasyon kapag teenager ka pa lang? Sabi ko nga, 'di ba? Nasa magka-relasyon na ni sa kanilang dalawa kung paano nila dalhin yung relasyon nila. Kung makakabuti ba sa kanila or makakasama. Kung may natatapakan na ba silang tao o wala. Once na nag-enjoy nga sila, 'di ba? Once na nag-enjoy sila, hindi nila maiisip na maghiwalay. Kung yung paghihirap nilang dalawa ay dinadala nila in a positive way. Ayun, isa na rin yung susi para tumagal yung relasyon nila, makaya nila yung relasyon nila. At ayun, patungo sila sa forever. Ganon, forever. Na wala namang forever. Wala namang forever talaga. Siguro, lifetime nga meron nga, diba, sabi naman nila. Pero nasa inyo kasi talagang dalawa yun, diba? Kapag masaya talaga kayo. Ayun. Sige, thank you, Chester. Sabi naman ni Abigail niya, sa lahat ng outfits or OOTD mo, ano yung pinaka-favorite or madalas mong susuotin? Mas gusto ko yung ganito. Kita niyo naman siguro. Gusto ko malaking t-shirt. Yan, nakaganan siya. Tapos, shorts. Kasi mas comfortable ako dun. Kaya kahit anong sabihin ng iba, na ganito yan, ganyan, ang ikli ng shorts, I don't care. Kasi, una sa lahat, hindi sila ang nabili ng damit ko. At ayun, tsaka hindi naman sila inaano ng damit ko, so okay lang naman sa akin kung naka-shorts ako, or naka-crop top, or ano ba yan, kung ganun yan. Basta, enjoy ako. Kahit ano naman sa akin, favorite ko suotin. Dahil, basta, masaya ako, diba? Ayun, thank you, Abigail. Sabi naman ni Aren Villa Flores, ilang taon na kayo ni Rodney? Almost 6 years na rin po kami. Nagsimula kami grade 7 student lang ako at grade 8 student siya. Alam ko naman sa una ang bata talaga nun as in 12 years old lang ata ako nun. But hindi ko naman alam na aabot kami sa ganito na papunta na kami 7, 8, ganun na taon. Kasi yun nga, diba, sabi ko nga kanina, nag-e-enjoy kami, masaya kami. Kaya siguro tumagal din kami. Ayun, almost 6 years na po kami. Thank you, Aren. Sabi naman ni Michelle Van Villoria, mas mahalaga ba talaga para sa isang relasyon ang laging magkikita or magkasama? Oo naman. Hindi naman sinabi na palagi. Pero yung may time kayo na magkikita kayo or nagkakasama is mahalaga talaga yon. Dahil yung maramdaman mo yung presence niya sa'yo is importante talaga. Yung alam mo na nandyan pa rin siya kahit malayo siya, nasa ibang bansa, ibang lugar. Basta alam mo yung nararamdaman mo sa sarili mo, yung presence niya ay ayun pa rin, di ba? Na kayo pa din, nandyan pa rin pala siya kahit wala siya sa tabi mo. Ayun, so mahalaga talaga. Thank you, Michelle. Sabi naman ni Jonas, why people believe in love? Stories that it's impossible in reality. May mga tao kasi na umaasa pa rin naman na mararanasan or may experience nila yung bagay na yun. Kahit alam naman nilang imposible. Kasi, di ba nga sabi, habang buhay may pag-asa. So, may posibilidad na yung imposible ay mangyari sa iyong buhay. Na dumating yung araw na yung hinahangad mo na bagay or anuman yan ay dumating sa buhay mo. Ayun, thank you, Jonas. Sabi naman ni Iris K. Amoranto. Ewan ko kung masasagot ko ba. Sabi niya, bakit kailangan magpatuli ng mga lalaki? Ang alam ko kasi para mas mahubog yung pagkatao ng mga lalaki. Or yung mga hormones ba yun? Ay maadapt pa ng katawan niya. Kaya kailangan siguro talaga kasi yun na yung parang yun na yung
pagkakilanlan sa mga lalaki na kailangan gawin. Ayun, tingin ko lang. Thank you pa rin, Iris K. Sabi naman ni Jo Marie Cabaluna, what is the advantages and disadvantages of using YouTube in the field of study? Siyempre, una, advantages muna tayo. Nakakatulong ito para yung mga sa assignment ng mga estudyante na kailangan nila ay mahanap nila sa YouTube. Kunyari, may pinahapahanap ang teacher na kailangan nilang gayahin or makakuha sila ng idea. Ayun, nakakakuha silang ng idea kung paano gawin tong bagay na to. At nakakatulong din naman sa mga estudyante. Hindi lang sa estudyante eh. Sa lahat ng kabataan or hindi mang kabataan, yung matatanda na nakakatulong ito sa kanila upang madagdagan pa yung mga ideas nila sa mga bagay na ganun. At syempre, yung disadvantages, masyado na silang na-addict. Siguro, isa na rin kasi ako doon, aminado ako. Sa pag-YouTube kasi parang nakakapuyat kasi gusto mong mapanood lahat. Gusto mong makita ng iba't ibang experience nila sa buhay nila, diba? So yun, nakakapuyat. Hindi, syempre, hindi yung maganda sa ating kalusugan. Hindi rin maganda sa pagpupuyat yun. Kasi syempre, papasok tayo. Tapos hindi tayo makapakinig kasi nga puyat tayo, diba? So, ayun. Sana, ang advice ko lang, ma-balance nila yung dalawang yun. Yung kaya nilang i-handle to sa sarili mo dahil kailangan mo. At yung isa, syempre, bawas-bawasan natin yung time na gumagamit tayo ng pag-YouTube, ganun, yung panonood. Ayun, thank you, Jo Marie Cabaluna. And sabi naman ni Jolina Kabangka, bakit yung gusto mo, hindi ka gusto? Hindi porket gusto mo ang isang tao, isang lalaki o isang babae, ganun na rin yung ibabalik na feelings nila sa atin. Kaya nga may choices, diba? May choices na gusto kita. May choices na hindi kita pwedeng magustuhan. May mga iba't iba tayong reasons na meron sa buhay. Kaya hindi porket nga gusto ko siya. Hindi pwede naman na gustuhin niya rin ako dahil gusto ko lang siya, 'di ba? Hindi pwede 'yon. So ayun, minsan kailangan din nating tanggapin sa sarili natin na hindi pala pwede. Hindi pala talaga ako ang gusto. Hindi pala kami para sa isa't isa. At meron palang ibang taong deserve pa sa buhay ko. At ibang tao na deserve sa buhay niya. So, yun. Thank you, Jolina Kabangka. Sabi naman ni Edeline Maya, bakit daw nag 3 a.m. challenge ang Jamil kahit 9:40 pa lang? Oo nga, itong issue na to ay uso ngayon ni. Kumbaga, pinag-uusapan to ngayon sa social media. Para sa akin, naintindihan ko naman sila, ang Jamil. Sabi nga nila, masyado silang na-pressure. Yun yun. Masyado silang na-pressure. Gusto nilang maibigay yung gusto ng mga manonood. Pero ang pagkakamali nila is, hindi nila binigyan pansin yung tama at mali. Diba? Kasi, nagsinungaling sila eh. Na nahuli sila 9:40 p.m. pa lang noon, time na yon, pero ginawa nilang 3 a.m. challenge. So, ayun, sabi nga nila, may dahilan naman sila, diba? So, intindihin na lang natin. And, thank you, Adeline Maria, sa iyong question. And, sabi naman ni Trixie Bangka, anong sekreto nyo, bakit antagal nyo na? Ayun nga, diba, kanina, sabi ko, wala namang sekreto sa isang relasyon. Once na masaya ka, masaya siya, ayun, yung relasyon nyo, yun din ang nagdadala sa inyong dalawa. Kayo mismo ang nag-handle nun. Kayo mismo ang nagdi-decision kung nag-enjoy ba kayo or nagiging masaya ba kayo or malungkot kayo. Kayong dalawa mismo. Siguro, kung bakit na rin kami tumagal is, hinihigit namin ang isa't isa pataas, hindi pa baba. Siyempre, kailangan yun sa isang relasyon. Hindi ko naman sinabing seryosohin mo agad, ninyo agad ang relasyon na gusto nyo nang may magawang hindi maganda, dahil lang sa relasyon na yan, hindi maganda yon. Mas maganda na naka-focus lang kayo sa positive na gawain, hindi sa negative. Kasi,
promise, yung negative na yun din ang magtutulak sa inyo para iwan ang isa't isa. Yun. At sabi naman ni Rodney Rete, sabi niya, bakit gusto mong maging vlogger? Una sa lahat, nakikita ko na yung mga nagbablog, yung mga vlogger nga, nag-e-enjoy sila. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi masaya din mag-ganto eh. Yung ganitong ginagawain, yung maraming challenge na marating sa'yo, yung ibibig sa'yo yung challenge, tapos darating din sa point na may mga Q&A katulad neto. Ayun, parang gusto kong i-try, gusto kong ma-experience yung ganong bagay na alam ko naman bawat isa eh, parang gusto rin nilang maging vlogger, gusto nilang maging vlogger ng buhay nila, maipakita sa mga manonood yung experience na meron sila sa bawat araw na dumarating. Hindi naman sa araw-araw, pero sa bawat araw na mahalaga sa kanila. Kasi binavlog nila, binivideo nila kung ano yung nangyayari nga sa kanila. So, ayun po. At, may question pa ako dito. And, wait lang guys, hanapin ko lang ha. Ito na yung pinaka-last na question natin. Sabi niya, sabi ni Michelle Villoria, sabi niya, bakit kailangan ng closure ang dalawang taong maghihiwalay kung ayaw mo nang pag-usapan pa? Una sa lahat, diba, kailangan talaga ng closure. Una, upang tuldukan ang bagay na wala na talaga. Pangalawa, upang tanggapin natin sa sarili natin na hindi na tayo para sa isa't isa. Na hanggang dito lang tayo, na tapos na ang lahat. If magiging friends tayo, may limitasyon na yung pagiging sweetness natin, syempre, dahil diba nga, napag-usapan na natin na wala na, na tapos na lahat. So kailangan din ng closure talaga upang tanggapin natin sa sarili nga natin na hindi yung tadhana, hindi talaga binigay para sa atin yung tao na yon. So, kailangan lang talaga natin ng acceptance sa bagay na yan. Kaya kahit ayaw pag-usapan naman is, kailangan talaga ng closure para tanggapin sa sarili nga natin yung desisyon ng bawat isa. Ayun, thank you Michelle Bandelaria. Ito yung pinaka-last natin, diba? So, ayun guys, thank you so much for watching this video. And sana i-subscribe niyo yung aking YouTube channel. And please like and share and comment, of course. Ayun, thank you, bye! Bago ko pala makalimutan, nagpapa-shoutout nga pala dito sila. Danica De Roma, hi sa'yo, sa inyo, Christine Querona, Francesca Kilyoy, Rodney Retes, Jolina Cabanca, Catherine Carlotto, Iris K. Amoranto, Chester Rebon, Jo Marie Cabaluna, Ira Nido, Edeline Malia, thank you so much sa inyong lahat, pati na rin kay Abigail Ninia Talagon at Michelle Villoria. Thank you so much guys! And bye-bye!